Ang hari ng mga sarsa. Sarsa pa lang, ulam na. Yan ang kapangyarihan ng kaldereta. Kalderetang baka, kalderetang baboy, napakasarap. Mambong, ang mahal ng kalderetang baka. Ganun ba? E di magluto tayo ng kalderetang baboy. Meron ako dito. Ayan oh. Dalawang klaseng baboy yan. Ito ay liempo at saka yung kasim. Dalawang klase. Isang metaba at isang medyo lean ng konti. Ayan. Yan ang ating ikakaldereta, ang ating baboy. Pagbaligo, bakit ba ang sarap ng sarsa ng kaldereta? Lalo pag paubos na. The best. 3 tablespoons na mantika. Pinainit. Itong aking bawang, gusto ko madami. 1/2 cup na bawang. Sa Ingles ay garlic. Yan po ang leso ni Mambong. I-brown natin. Habang binabrown ko to, shout out naman sa aking mga kabayan dyan sa Marikina. Kamusta na kayo dyan? Ang aking mga kamemar, Memories of Marikina, kamusta na dyan? Ayan na oh. Miss ko na ang Marikina. Iba ang buhay Marikina talaga. Ayan, binabrown ko. Sinasamantala ko lang yung oras habang nagbabrown. Babati ko man lang ang aking mga kabayan dyan. Brown lang ng brown. Ayan na, malapit na tayo. Ang ganda. Ayan na, brown na siya. 1 cup na sibuyas. Yan po isang sibuyas ng aking hiniwa. Siya po ay 1 cup. Ayan na. Pagugulungin nyo lang muli. Ang inyong ano, alam nyo, itong kaldereta, madali lang to. Lalo na pagbaboy, yung baka, medyo may katagalan pa lang butin. Pero ito, medyo mabilis to. Baka madali ng 1 oras lang to. Ayan, ang ganda. Bago ko ilagay ang kamatis, ito po ay nagsisweat na. Ganang kabilis, maganda ang ating hapoy. Bago ko ilagay ang kamatis, lalagyan ko muna ito ng ano. 1 teaspoon lang, 1 teaspoon. Kakagat na yan, ang 1 teaspoon. Oop! Na, marami tayong mga, ni, mga pampalasa dito. Madali magdagdag ng asin. 1 teaspoon din muna. Okay, 1 teaspoon. Ayun o, ganda o. Gusto kong ginigisa yung patis agad bago ko ilagay yung kamatis. Kasi pag nilagay ko yung kamatis, magtutubig na agad eh. Yan, oh. Ganda, bango. Eh, may nasalat si Mambong. Dalawang ano, laurel, bay leaves. Lagay natin. Ginigisa ko rin yan. Iro-roast natin para lumabas ang amoy niyan. Ayan na, oh. Ganda ng ating giso. Oh. Ayan na, pwede nang ilagay ngayon. Ang 1 cup na kamatis, siya po ay 2 piraso. Plum tomato. Pero kaganda. Ayan ngayon. Ito ay 2 kamatis. Igigisa natin. Hayaan natin maligis. Ayan, basta pagulungin nyo lang. Kailangan medyo maligis yan. Ayan, basta pagulungin nyo lang. Habang ginigisa kong kamatis, ako'y natutuwa dito sa ating palaro na paulam ni Mambong. Alam niyo ako, pag yung pinakita nila sa akin, sabihin, hanapin mo yung tanong. Alam niyo, hanggang ngayon wala akong makita eh. Kaya nakakatuwa yung mga sumasali. Galing, ang galing nila maghanap. Ito na, ang ganda na ng kamatis. Ha? Ligis na yan. Ha? Lalagay ko na to. Ito po ay eksaktong 1 kilo at kalahati. Yung, I think, mas marami ng konti ang aking liempo kesa sa kasim. Ayan po. Ito na, medyo may katagalan na to kasi igigisa natin. Bago ako maglagay ng tomato sauce, gusto ko magmantika muna to para magisa ko rin ang aking tomato sauce. Kasi minsan ang hirap eh, pag inuna ko yung tomato sauce, madaling masunugan eh. Pag yung
pinagmamantika ko yung aking baboy. Kaya ito muna ang baboy. Pagmamantikain natin, haluin nyo muna. Hayaan nyo mag-blend. Pag nag-blend na yan. By the way, ang aking baboy ay minarinate ko ng 2 oras. Yung aking baboy na yan, nilagyan ko siya ng 1/4 cup na toyo, 1/4 cup uli na kalamansi. Nakadali ko ng kalamansi, pakita ko sa inyo mamaya. So, pareho sila ng ratio. Then, nilagyan ko siya ng 1 teaspoon na liyeperins at nilagyan ko ng 1 teaspoon din na black pepper na ground. Yan ang marinate ko yan. Ganun kasimple. So, medyo nakauna na yan. Okay, nahalo natin. Takpan. From time to time, inyong hahaluin. Baka naman kayo masunugan. Then, pakikita ko sa inyo. Sabihin ko kung gaano katagal. Itong liyempo ko at saka yung kasim. Pag yung development, pakita ko sa inyo. 15 minutos. Tignan natin. Ayan na, nagmantika na. Dami nga mantika, yo. Alam niyo, parang gusto kong tanggalan muna ng konti mantika. Kasi pag dilagay ko na yung tomato sauce, magmamantika pa eh. Kaya tanggalan ko muna. Then balik ako. Ito, alam niyo kasi pag nilagay ko na yung tomato sauce, mahirap na magtanggal ng mantika eh. So ngayon pa lang, tanggalan niyo na pag nagmantika ang inyong liyempo at ano, ang inyong baboy. Kaya naman natin sobrang mantika. Ito ang mantika na ating natanggal. Diba? Tamang help you. Yan, lagay natin dito. So ngayon, natanggal ko na ang mantika. Ganda niya. Lalagay ko na ang tomato sauce. Sa maliit na lata uli. 8 ounce. Yan. Sa tomato sauce na maliit. Medyo haluin natin kasi maganda to. Ginigisa nyo ang tomato sauce. Ilakasan ko ng konti. Ayan. Ganda o. Yung aking Laurel, naandyan pa rin. Ha? Again, sabi nga ng nanay ko, di ba? Ang kaldereta. Pag hindi maanghang, hindi kaldereta yan. Ito. 6 na sili yan. Thai, ano? Thai pepper. Wala naman tayong siling labuyo. Baka makadali tayo, balang araw ng siling labuyo. Alam nyo ba, may tumawag sa akin. Ako, nakakatuwa. Sabi, Mambong, meron po doon sa bahay na yun. Nagtitinda po ng kalamansi. Ito, sinugod agad ni Mambong. Oh, kahit may mga hinugna at green, sinunggabang ko na. Yan ang pinantimpla ko sa ano, sa ating kaldereta. Oh, ayan na ha. Ngayon, nilagay ko ng sili. Lagyan natin ng dinurog na baboy, ang ating pork powder. 1 teaspoon lang. Para pang palinamnam. Ayan o. Oh. 1 teaspoon. Kailangan maigasin natin ang ating liver spread. Malaki itong lata natin. Kalahati lang. Ayoko namang ano, puro liver spread naman yung ating kaldereta. Yung kalahati nito, ipapalaman ko sa pandesal. Yun ang panalo rin. Oh, kalahati lang. Oh, yan, kalahati ang aking tinira. Tapos, saka natin igigisa ng konti ang ating liver spread. Medyo tutunawin, igigisa. Para maluto, saka natin lalagyan ng tubig at palalambutin natin. Ganyan, ligis-ligisin nyo lang. Halo, ligis. Ayan na. Kaganda ng aking sarsa. O, tignan nyo. Wala pang ano yan. Ha? Gisa, sarsa. Ayan na siya. O. Ayan. O. Kitang-kita yung mga sili. Sarap nito. Wala pang tikiman to. Mamaya ako titikman to. Okay. Ito ngayon, so nahalo na, nagisa na yung ating tomato sauce, yung ating liver spread. Majangjang to. 6. Palalambutin na natin yun. Siguro lalagyan ko muna ng 1 cup na tubig. Ayaw naman natin lumablog. 1 cup lang. Ayan, 1 cup. Nadali. Konting halo.
para mag-blend siya. Maya-maya, tatakpan natin. Ayun na, palambutan na. Sa pagpapalambot ninyo, it could be another 30 minutes, 45 minutes, but from time to time, hahaluin nyo. Kasi ito yung may liver spread at tomato sauce, pwede kayong masunugan. Takpan natin. Pagbalik ko, pakikita ko sa inyo na malambot na ang ating baboy. Eksaktong 45 minutes. Ayan ang ganda. Alam nyo, in that 45 minutes, nahalo-halo ko siya sa manikip. Nagdagdag ako ng 1 cup na tubig. Ito ngayon. Ganda na sarsa. Yan. Eksakto yan. Pag nilagay natin yung patatas, carrots. O, ito ngayon. By the way, ha, summer na sa amin. Kanina, napaka-init. Nilabas ko na, oh. Yung aming ice shaver, sabay, pinabili ko na sila ng ano. Ito, yung mga syrup na inaano. Ako, sarap. Shave ice, sabay lagay ng syrup. Ako, yan, kanta, oh. Lagay natin dyan. Hindi natin kailangan ngayon yan. So, ito, tikman muna natin. Lapang tikiman to eh. Ako, ang alam ko lang dito, kulang na asukal. Wala pa tayo nilalagay, pero ito na, tikman natin. Panalo. Kailangan na asukal. Masarap sa kaldereta, medyo manamis-namis. Ito, depende sa inyo. Kung gaano katamis ang gusto ninyo. Mahilig ako sa matamis sa kaldereta. One teaspoon. Dinalawa. Tatatlayin ko agad yan. Sarap yan. Manamis-tamis. Depende sa inyo. Kayo mag-adjust. Ngayon, bago natin haluin, lagay ko ng aking carrots. Kulang-kulang 1 cup. Isang carrots lang ko yan. Medyo may kalaki yan eh. O, ayan. Paguguluhin ko lang ng konti. Isusunod ko ng aking patatas. Natira kong patatas ay isang piraso. Pwede na rin. Pagawan sa patatas mamaya. Itong aking carrots, head start ko lang sa patatas to ng mga 2 minutes. Teka muna, checkin natin kung malambot na ba to. Dali. Ito na. Ay, patay. Wala na. Kita nyo, oh. Naku. Diyos ko, ang lambot. Wala na. Ayan, oh. Ayan na, oh. Oh. Patay. Okay. So, sa ganitong stage na, 2 minutes lang yung carrots. Then after nyan, susunod natin ng patatas, siling pula. Done na to. Okay. Bigyan natin ng mga 2 minutes. 2 minutes, almost 3 minutes. Ayan na siya. Ihuhulog ko ngayon itong aking patatas. Isa lang piraso yan, pero madami-dami naman. Konting lubog. Ginugutom na ako, nahamay ko yun. Sabi nga nila, ang hari ng mga sarsa, ang kaldereta. Sarap sa pandesal nito. Habang iniinit nyo itong kinabukasan, nahihimay yung mga laman. Panalo. Ang ganda. Ayan na, oh. Ayan. Ayan na, hinalo. Ano pa isusunod natin? Ito na. By the way, tinikman ko kanina yung tamis. Swat. Sarap. Red and green bell pepper. Tikalahati lang ang inanong. Ginawa ko. Sabay dinice ko lang. Halos 1 cup. Lagay natin. Ganda na ng kulay, oh. Kalderetang simple lang, oh. Wala ng pasas, wala ng garbanzos, wala ng olives. Kanya lang, simple lang. Ito. Kalambot, oh. Oh, ito bang sarsa na to? Areglado na sa inyo. Sa akin, areglado yan, oh. Ayan, oh. Ganda, oh. Swak na sa akin yan. Tatakpan nyo ngayon. Dahil iyan, in about 3 to 5 minutes, luto na. Pagbalik ko, mag-preplating na tayo. Ang hari ng mga sarsa. Ito na po.
ang ating kalderetang baboy. Mahal po ba ang baka? Convert natin. Kalapakasarap. Ito yung tinatawag nila. Sarsa pa lang. Ulam lang. Ayan po. Ilapag natin dito at muli. Isa na naman pong mapagpalang araw para sa inyo pong lahat. Salamat sa Diyos. Tayo po'y may masarap na kalderetang baboy. Hanggang sa muli, kayo po'y kaiingat. Salamat.